Yan guys, good day, panibagong vlog na naman ngayong araw. So for today's vlog guys is maglalagay tayo ng lumot or sewage sa ating mga grapes. So ayan, yan na yung ating mga grapes guys. Yan guys. So ang lumot is maraming benepisyo na makukuha itong ating mga grapes or kahit anong klaseng halaman. So ayan guys, wag na nating patagalin. Let's roll the intro. Huwag na nating patagalin guys, maglagay na tayo ng lumot sa ating mga grapes. So ayan. So sa paglalagay pala guys ng lumot, kahit i-direct nyo sa puno ng ating ubas, ang problema. So ayan guys. So ayan guys, tapusin nyo tong video na to dahil mamaya isi-share ko din sa inyo yung mga informasyon na nakuha ko sa internet guys about sa mga benepisyo na makukuha ng ating ubas dito sa lumot or sewage guys. So ayan, ito tayo sa next. So ayan guys. So ayan guys, dito na tayo sa next. So ayan guys, ganyan lang. So ayan. Yung lalagyan natin. So ayan guys, ang kagandahan pala dito sa lumot or sewage natin guys, dahil walang pagkaka-overdose to guys. Hindi ma-overdose yung ating mga tanim dahil organic fertilizer. So unlike sa ating chemical fertilizer guys, na pag nasobrahan natin ng paglagay ng organic fertilizer, so na-overdose yung ating mga tanim. So ganyan lang guys. So yung ating lumot guys, nakapagtaboy pa to ng insekto. So ayan. So to yung kagandahan sa ating lumot guys. Kasi guys, share ko lang sa inyo, meron din kaming tanim na dragon fruit. So ito yung ginagamit din namin para magpabunga sa aming mga dragon fruit guys. So ayan. So dito tayo sa ating nag-iisang puno ng katauba guys. So ayan, nagandin natin yung ating katauba. So guys, ayan. Sa mga nagtataka pala guys, bakit yung iba ay maiksi pa at yung iba naman ay naabot niya na yung ating trellis. So bali ganyan guys, itong mga naabot na yung trellis, bali na sa almost 3 months na to guys, and then itong mga maliliit pa lang guys, bali na sa 1 month. So ayan guys, tapos na nating malagyan lahat ng ating mga ubas. So ayan, so update ko na lang kayo guys next kung ano na yung nangyari sa ating mga ubas after nalagyan ng lumot. So ayan guys, bali gumagamit din pala ako guys ng chemical fertilizer. So bali ang purpose nito guys, na naglagay ako ng lumot kasi para mas mapabilis natin guys mapalago itong ating mga grapes. So bali every 15 days guys naglalagay ako ng chemical fertilizer, and then naglalagay din ako ng organic fertilizer. So bali pinag sama-sama ko guys kasi yung chemical fertilizer automatic yung reaction niya sa ating mga halaman, pero ito naman ang ating organic fertilizer. So bali hindi automatic guys magre-react itong ating organic fertilizer sa ating mga halaman. So ayan guys. So don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel guys. Thank you for watching.